television for entertainment and development. This is The Ted Channel. Good morning, good afternoon, and good evening to all my friends, my brothers and sisters in Christ, all over the world. So glad and happy that I am able to be with you again in this program, Words of Life, a program geared and aimed to declare the whole counsel of God on every Bible subject, and guided by the principle of the scripture saying, whosoever goeth onward or transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God, but he that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. 2 John verse 9. And in 1 Peter 4:11, if any man speak, let him speak as the oracles of God. That's our guide in studying. That is why we are on a series under one subject, Thus Saith the Lord. Or Thus Saith the Lord God, that Thus Saith the Lord Jesus Christ. In the middle of the Bible, almost middle, Proverbs 30, verse 5 and 6. Those who will be handling God's word, it says, the word of God is pure and it is refuge to them that will rely on it. But the order is, thou shalt not add unto his words, lest ye reprove you and found you a liar. We become liars if we add something to the word of God, the Bible. So those are the verses as our guiding principle of studying the Bible. In fact, Paul said that we will learn not to go beyond what is written. And Book of Revelation is different. There is a blessing of those who read and those who hear and those who keep the words that are written therein. Revelation 1:3. There's a blessing of hearing, reading, and keeping those things written therein. There is the promised blessing for interpreters. You know why? Because Revelation has a warning. The book of Revelation itself is giving us a warning that we cannot add a word, we cannot subtract a word from the words of the book of Revelation. Revelation 22, 18, and 19. So those who are interpreting, giving us fancy interpretation of the book, be careful. Because we are never allowed to add any word or to subtract any word in the book of Revelation. And the blessing is not for interpreters, but those who read, those who hear,
and thou shalt keep the words that are written therein. So I think the Bible is complete with its guiding principle and with warnings. Even the Old Testament scriptures, there is an order. Do not add, do not diminish anything. So if you want to keep one of the laws of the Old Testament, keep them all. Do not say, we just keep this because this is moral, we will keep this because it is ceremonial, or we will not keep this because it is ceremonial, and these are the health laws. No! If you will offend and fail in one point of the law of the Old Testament, you are guilty of all. So, if you want to keep one, Testament precepts and laws and ordinances, keep them all to be acceptable to God. So not one is to be omitted. If you omit one, it is just like you have omitted all of the Old Testament laws. But we do not need the laws. Of course, we have the grace. We are under grace. Romans 6:14 will tell you, sin have now no dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. That's the blessing of being under grace, not the law. No, we have nothing to do with that. That is for them of the Old Testament, Jewish people. Okay. Mga kaigsoonan, maayong buntag, mga higala, kukang Kristo. Maayong hapon o maayong gabi kaninyong tanan, bisan asa kamong dapit. Niining atong gipuyan nga silong sa langit, nga tuga sa Dios aron kita magmalipayon, himuon nato nga unta sama kini sa paraiso nga sa idin kaniadto. Matod pa nila, black no na, dili na black no. Nag-explain lang. Ito'y trabaho po lamang, walang personal. Niyanaw sab kita ni atong tulumanon, words of life o mga pulong sa kinabuhi. Tulumanon nga ang katuyuan aron sa pagsangyo, pagbalita sa lunsayng mga pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran. Gikinahanglan na to na. Tungod kay sumala pa ni Kristo sa 1832, 832 of John, ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyog kagawasan. At kayo'y at malaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magbigay sa inyo ng kalayaan. So it is by knowing the truth that we will be given freedom and deliverance. Yeah, I will greet my Tagalog speaking Filipinos in every part of the world, wherever you are, Tagalog. Magandang umaga po, magandang hapon po, at magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo at lahat ng mga kaibigan. Dito naman tayo sa ating programa na pinabagatang mga salita ng buhay, Words of Life. Ako'y maligaya, naway kayo rin ay maligaya na nakisama sa akin ngayon sa ating pag-aaral sa mga salita ng Panginoon, na hindi tayo magdagdag ng anumang doktrina at hindi natin bawasan ang anumang doktrina na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo at mga utos na para sa atin. Huwag yun sa Old Testament, sa kanila yun. Wala tayong pakialam doon sa Old Testament. Na natapos man o hindi, wala tayong pakialam din eh. It is pointless to discuss the law
of the Old Testament and debate the law of the Old Testament, because that is not for us, that is for the Jewish people. Whether that was abrogated or not, that is not our problem. That is theirs, not ours, as Christians and Gentile people. But we will make a study of that special edition. Oh, hello, Kano Gayam. Naimbag gabikat. Naimbag nga malam. Kit naimbag nga rabi kada kayo. Amin kakapsakin gagayam. Mga sulod ko ang mga Muslim, mapya mapita, mapya malulum sa kalawun langon kano. Karon mga kaigsoonan, magatuon kita. We will be studying, mag-aaral tayo. Ito'y special edition. This is a special edition study concerning the Sabbath. Sabbath of the Old Testament. And the Sabbath of the New Testament. Old Testament has so many Sabbaths. Rest, that is the meaning of Sabbath. That is really the word. It is not Saturday. 7 day is just a number of the day. First day, second day, third day, and seventh day. Those are number of days. They are not names of the days. The names came later on. The seventh day, they call it Saturday. And in Visaya, they call it Sabado. But that does not mean Sabbath. The first day of the week came to be known as Sunday. But it is the first day of the week. And it is not also Sabbath. Sabbath means rest. Ang gitawag sa Biblia nga Sabbath, igpapahulay. So kung mabasa ninyo sa Biblia, gitawag na igpapahulay. So, magtuon ta na. It is a special edition, as I said, because somebody requested it. Requested it to be studied thoroughly. And maybe in detail. But I do not need to study it in detail because we do not have to do anything with the Sabbaths of the Old Testament. That is not ours. That is theirs. And their problem, whether that was abrogated, all of those were abrogated or not, that's theirs, not ours. So sometimes I can say it is pointless to debate concerning the Sabbaths because that is none of our business. We should not involve ourselves with the business of others. That is for the Jewish people, for the Old Testament people, not for Gentiles, and above all, not for Christians. So we have no problem about the Sabbath days. Whether weekly Sabbath, the seventh day Sabbath, or the monthly Sabbath, the new moon, or the yearly Sabbath, or the sabbatical year, whatever, those are Jewish. Those are for Old Testament people. Whether they are going on now or abrogated, I have no business with them. You have no business with them. That is theirs. So it is pointless and nonsense to debate, to discuss. But sometimes, just for fun, I debate concerning the Sabbath. Because those Sabbatarians will be put on the spot. They will become a laughing stock during debates. Because that is not theirs. That is not ours. So why? Why insist on something that is not given to you? Why insist on something, whether it is abrogated or not, when it is not yours? It is like land grabbing. If the land does not belong to you, you have nothing to do with it. If you will do something, you will be a land grabber. So like the law, you will be a law grabber if you will try to involve yourselves with a law which is not for you, not for us. Not one of the Sabbath laws is for us, not one. Whether weekly Sabbath, monthly Sabbath, yearly Sabbath, or sabbatical year, Jubilee, something like all the Sabbaths. I and you have nothing to do with it. So sometimes it is pointless.
and useless nonsense to discuss and to debate. But just for fun sometimes, we engage. And we will study it now. We'll just try to see what is really about the Sabbaths of the Old Testament. Those who are Sabbath keepers today just keep one Sabbath, the seventh day Sabbath. They should not, because this command of the Old Testament is do not add, do not subtract, do not diminish the laws. You must obey them all. Disobeying even just one make you disobedient of all. If you are Jewish, if you are an Old Testament person, not a land grabber, not a log grabber, because land grabber has nothing to do with the land. A log grabber has nothing to do with this law. This law, no. Ngano mga kaigsoonan atong tunaan, ha? Ang mahitungod niya ng igpapahulay sa mga Hudiyo kaniadto. Kita doon na tayo igpapahulay. Apandili adlaw ang ato igpapahulay. Ang ila kaniadto adlaw igpapahulay. Binulan nga igpapahulay, tinuig nga igpapahulay, napay tagpito katuig nga igpapahulay, dunay 50 katuig, ika-50 igpapahulay. Mga pito ka mga igpapahulay sa daang tugon. Huwag kita ilabot na, bisag kung saan pagbalibale na tuba sa iyanas katauhan kaniadto, laminas katauhan sa Israel. Huwag ilabot ang hintil, huwag wala ilabot ang Kristohanon. So kung magdebate ta na, magdiskasyon ta na, walay pulos. Walay point eh. Wala. Kaya nagdebate ta, anong mga butang labot? Nagpadayon man na, o kahagihunong na, wala kaya punta labot. Pero kung pananglitan, doon ay mutuman na na, kay Hudiyo sila, o katawahan sila sa daang tugon, kung mutuman sila, kinahanglan tumanon tanan, walay biyaan usa. Kay kung doon ay biyaan usa, sumala pas Biblia, Santiago 2:10, ang makalapas bisag ursa lang sa balaod malipad na paso na sa tanan. Delikado. Mabitaw nang di na para ato kay kung ato na perti pa ita. Ah, na kay 7th Sabbath, na kay monthly Sabbath, na kay yearly Sabbath, na kay sabbatical Sabbath or na kay jubilee Sabbath, on and on. So many Sabbaths. Ah, what ay labot? Dili ang ngayong debatehan, di ba? Dili ang ngayong diskusyonan. Pero, araw lang tamalingaw, hasta ko, gusto mo kong lingaw ka niya doon sa debate, mo debate ko. Total, ang mga nagbantay ka daw ipapahulay, mahimo ang mga katawanan, inig-debate. Kibatigala man sila, kaya wama sila katuman, nagparuning nun lang, ang nagtuman. Laliman mo, og tumanon yun nila, ang katungtog sugo sa daang tugon. Nino nila ang ipapahulay pagsimba. Hasta mga baka, musimba. Hasta karabaw, nimba. Delikado. Masahan ninyo, Exodus 20 o Deuteronomy 5. Apil karabaw eh. Apil sakinan. Kung ang ipapahulay pagsimba pa, na. Hugno ilang simbahan, mga kaigsoonan. Eh, muna. Pero wat ay labot. Nagpadayon man itong mga sugo, ah. O wala. Wala tay labot. Hintil og mga Kristohanon walay labot. Hindi tayo makialam sa hindi sa atin. Yung mga Sabado noon, yung igpapahulay, ano ba yan sa Tagalog? Ah, yung rest, yung Sabbath sa Tagalog. bakit ko makalimutan? Yeah. Yung rest noon, yung Sabbath, hindi para sa atin eh. Walang isa noon na para sa atin. Weekly Sabbath man, monthly Sabbath, or yearly Sabbath, or sabbatical year, or jubilee Sabbath, and other Sabbaths, wala tayong pakialam. Hindi tayo dapat makialam. Hindi man para sa atin. Para sa kanila lamang sa Old Testament at sa mga Hudyo, mga Hintil at mga Kristiyano, hindi kasali. Kaya kung mayroon man silang ipapahulay, bakit ko makalimutan ang word igpapahulay sa Tagalog? Eh, that's very easy. Kanilang pagpapahinga, araw ng pagpahinga. Wala tayo. Wala tayong araw ngayon ng kapahingahan. Depende sa atin kung anong araw. Pero mayroon tayong kapahingahan.
We do not have any of those Sabbaths in the Old Testament. That is for them. We have no business with that. But we have Sabbath, not day. But we have Sabbath, not day. But we can rest any day. Pwedeng lahat ng araw sa ating Sabbath. Pwede. Pwede kung gusto mong mamahinga kahit anong oras. Pwede. Old Testament, talagang kailangan magpahinga ka sa ikapitong araw, magpahinga ka sa isang buwan, magpahinga ka sa isang taon, magpahinga ka sa ikapitong taon, magpahinga ka sa ikasinkwintang taon. Daming pahinga, mga kaibigan. Pero hindi yun sa atin eh. Pero wala tayong problema. No problema. Kaya walang kabuluhan ng discussion, ang debate, ukol sa Sabbath. Walang kabuluhan eh. Kahit ang mga nagsabing Sabbath keepers ngayon, hindi naman totoong talagang tinupad nila ang kautusan. Hindi totoo. Sinabi lang nila. Akala nila. Pero hindi pala sila nakatupad talaga. Akala lang nila. Okay. So that will be great. So what shall we discuss? Nothing. Because we have nothing to do with it. Can you read it? Yes. In the Old Testament, you read Deuteronomy chapter 5, Exodus chapter 20, and other parts of the Pentateuch. Mabasa mo lahat ng mga kautusan noon ay para sa kanila. At hindi sa kanilang lahat ng mga tao, kundi sa mga tao ng Israel. Tinatawag na mga Jewish, Hudiyo. Walang pakialaman mga Gentile people, no? Lalo, walang pakialaman Kristiyano dahil wala pang Christians noon. Nung dumating itong panahon natin kay Kristo, na mayroon ng Christians, ang mga hindi Christians at saka tayong mga Christians, hindi pa rin tayo kasama sa Old Testament laws. Kung nagpatuloy man yun o hindi, wala tayong pakialam. We have no business. Kung nagpatuloy, hindi sa kanila. Nagpatuloy, hindi sa atin. Mababasa naman eh. Hindi ba? You can read it. Deuteronomy chapter 4, sinabi ng Panginoon, "Thus saith the Lord, itong nasyon ng Israel ay tagalang ang peculiar people ko. And I have given them laws and ordinances, commandments para sa kanila. And I have no business with other nations." Wala eh. Hindi. God is not concerned of other nations at the time. When He gave the law, it was for the people of Israel. Not for you, not for me. And even the Sabbath keeping sabi na, sa Deuteronomy, di ba? Chapter 5, verse 15-16, sabi na sa Israel binigyan sila ng Sabbath law sapagkat sila ay naging alipin sa lupa ng Ehipto. Kaya, kailangan na kanilang tuparin sapagkat sila ay naalipin. Sino yung tutupad ng Sabbath? Yung mga naalipin sa Ehipto. Hindi ka naman naalipin eh. Hindi ako naalipin. Wala tayong pakialam. Sila lang. Kung nagpatuloy man yan, nagkautosan hanggang ngayon o hindi, wala tayong pakialam. Sila lang, Hudyo. Pagka hindi ka kasali, huwag kang sumali. Mahirap naman eh. Baka sabihin, kakahiya, sasali ka, wala ka naman, hindi ka naman kasali. Tulad ngayon, bigyan ng rasyon ng gobyerno. Sino? Yung mga tamad, yung walang mga trabaho doon ang binigyan. Ang mga may trabaho na nawala ng trabaho, hindi. Lahat, sabi ng presidente, bigyan. Walang tanong-tanong kung ano. Lahat, bigyan. Pero ang nangyari ngayon, ilan lang nabigyan. At karamihan sa nabigyan ay yung mga tamad na walang trabaho talaga noon. Mga standby. Kaya maligaya sila sa COVID. Ito, ganyan. Kaya,
Mag-ingat tayo sa mga pagtuturo, mga kapatid at mga kaibigan. Nagtuturo. Mag-ingat. Ako'y nag-iingat din. Pero nalaman ko sa Biblia na talaga palang hindi tayo kasali sa mga utos noon. Tulad ng Sabbats, mga pagpahinga na kautosan. Wala. Hindi tayo kasali. Nagpatuloy man yun o hindi, wala tayong pakialam. Sabi ng Panginoon, sa inyo ito, hindi sa kanila. Hindi sila binigyan ito, kayo lang. O, paano yan? Ha? Basahin nyo. Exodus 20, Deuteronomy 5, at iba pang mga kabanata at talata sa lumang tipan. Sa kanila yun, wala tayong pakialam. Sa New Testament, wala naman eh. Ha? Napag-usapan sa New Testament ni Pablo at sa ibang mga apostolis yun. Dahil sa mga Hudyo. Hindi dahil sa mga Kristiyano. Pipilitin nila mga Kristiyano at tutupad noon. Hindi dapat. Hindi. Hindi. Sabi ni Pablo sa Colossians 2, nailed to the cross. Ano yung nailed to the cross? Unsa to'y glansa sa cross? Kantong mga kautusan sa Old Testament. Kaya kailangan, wala ibang hukom. Wala nang mag sa mga pag-rest, yung Sabbath, seventh day, weekly Sabbath, yung weekly Sabbath, yearly Sabbath. Wala nang mag-judge. But he was talking to people who are Jewish before. Kristiyano na kayo eh. Huwag kayo makialam niyan. Sa audio yan. Oh, bahala na. Kung ipagpatuloy nila yan, sa kanila. Kung hindi, sa kanila din yan. Kayo, huwag kayong sumali. Oh, alam ba ninyo, sabi niya, sa verse 18, 19, 20, 21, yung tumupad na mga Hudyo sa utos na huwag kainin, ayaw tilawi, ayaw hikapa, kay hugaw, matong magigidili kapag kaon, sabi ni Pablo, sa tao yan, nakautosan, hindi sa Diyos. Tao na yan, dahil sa lumang tipan yan, sa kanila yan. Kung nagpatuloy, hindi, wala tayong problema. Hindi naman sa atin eh. Yung Sabat, hindi sa atin. Wala, walang utos sa Kristiyano ukol sa Sabat, ukol sa pagpahinga, sa pagpahulay. Ha? Ang sa Kristiyano, makapagpahinga ka kahit anong araw. Makapahulay ka bisag unsang adlaw. Kahit sa Kristiyano, dili adlaw ang atong ipahulay. Mo na ito istudihan doon. Dili adlaw ang ipahulay. So, nonsense to debate them. Tulad ng instrument. Kung minsan, instrumental music, magdebate man ta. May debate, gamiton ba ang instrumento? Gamit ba tag mga alpa, mga tulunggon sa pagsimba o dili? Debate ta. Ano man? Ila man ha? Huwag tayo labot. Yeah. Kutarte ng tag-Amos. Pareho na ko. Kutarte ko ka-Amos. Kapitulo 5. Nga mone. Nga dili na gusto maminaw ang Diyos. Ana? Nga maingon po ng mga nagamit. Ah, tungod man to kay mga dautan sila. Pag tinarong sila makapadayo naggamit. Oo, tinarong na. Sila to. Wala kay labot. Nagpadayon man nga ipagamit ang mga tulunggon sa magsimbas Ginoo, wa kay labot, wasan kay labot, ila ra to sa mga Hudyo, sa daang tugon, ila ra ton David, wa kay labot. Si David, ila ra pod. Nga makapangasawa silang daghan, wala kay labot eh. Kung gusto ka ro mga daghan, narani mo na, pero basta wa kay labot sa gibuhat nila ganito. Musayaw sila inig simba, okay labot. Wala ko kita nga magsayaw-sayaw kag simba sa bagong tugon. Wala tayo labot din. Ila na to. Doon naman tayo instrumento ng ipagamit, kasing-kasing. Muraraan na. Wala tayo labot. Huwag tayong makialam sa hindi para sa atin. Yung paggamit ng mga instrumento sa musika na pagsamba ng Panginoon, sa kanila yun eh. Oh, nagpatuloy yun o hindi, wala tayong problema. Sa kanila yun. Huwag nating isali sa iglesia. Dahil hindi naman iglesia yun, sila si David eh. Hindi naman yun sa church ngayon.
Old Testament church yun. Sa kanila yun. Wala tayong pakialam. Ang sa atin ngayon, ay ang utos ngayon. Huwag yung kautusan noon. Mayroong kautusan noon na kautusan din ngayon. Doon lang lang, huwag kang pagpatay. Huwag kang magpatay. Nasa utos yun noon. Ngayon, nandyan din. Huwag kang magsinungaling. Nasa utos yun noon. Nasa atin din. Utos din sa Biblia, sa New Testament yan. Oh, yan. That is it, brethren. Now, I forgot English. Sabbath keeping, whether weekly, or monthly, or yearly, or sabbatical, or jubilee, etc. All of our Sabbaths are not for us, and not for Gentile people. When it was given, it was for Israel. We have nothing to do with it. It was for them and for them alone. Whether it was or those Sabbaths were abrogated or not, were abolished or not, it is none of our business. So it is pointless to discuss or to debate about those Sabbaths that is theirs, not ours. Not of the church of Christ, but of the church of the wilderness. Not for us. Nothing. We can rest any day and any time. We may decide to work on daytime, daylight, and then rest the night. That is ours. No command. But we have Sabbath. We have rest, not day. We will go to that. See? So, I just debate before, and I still will debate concerning Sabbath days, Sabbath keeping, just for fun. Although I know it is not for us. We have nothing to do with it. That is Old Testament law, and those laws are for them, not for us. See? And the Old Testament people, the Jewish people, were commanded to obey all of the laws of the Old Testament. Because disobeying one will make you disobedient of all. James 2:10. So you must be careful. You might be debating and discussing on things, nonsense. It is like land grabbing. You have no business with that land. But if you will do something, you are a land grabber. You have the business of the law of the Old Testament. So if you will try to insist on the law of the Old Testament, we are law grabber. It's not good, no good. Do not involve yourselves with things where we are not included. Old Testament is Old Testament. That is of the Old Covenant. And we have nothing to do with it. Whether it is abolished or abrogated or is still continuing to be obeyed, we have nothing to do with it. That's not of our business. That is theirs, not ours. Gentiles and Christians are never commanded of those things in the Old Testament. Okay? I think that is it. So, but sometimes I debate about Sabbath. Just to be for fun, just for fun. And I enjoy debating anyway. Resolve that the 70th Sabbath was abrogated. That's a debate, and I will affirm that. Then I will prove that it was. But you see, it was abrogated not for you. Not for us, because we are not included in that law. If it was abrogated, to them who were given that law. See? So I debate. But at the conclusion, we'll tell them, we are debating something that which we are not involved. It is the law of the Old Testament that is theirs. They're abrogated or not. That's their problem, not ours. So I debate also. Then I debate. I affirm
Jesus Christ was not a Sabbath keeper. And then the debate will go. Jesus Christ keep the law. Well, there is actually the problem. If Jesus Christ was keeping the law, it was because it was a law for the Jewish people, and Jesus Christ was a Jew when he was born on this earth. He must keep it. But there are verses which says that he did not keep the law. And he did not keep the Sabbath. He violated the Sabbath. And he told his disciples not sin anymore, even if they violate the Sabbath. Matthew chapter 12. You see? But that is them. The Jews, the Pharisees, the Sadducees were Jews, not Christians. Another time, Jesus Christ was a Jew. Not here. No, for Christians. So the debate is nonsense. Because they're talking about things which are not for us. So I would like the one who requested me for this special edition to understand that whether the laws of the Old Testament, like the Sabbaths, were abrogated or not, were abolished or not, we have nothing to do with it. Not for us, but for them. And if it is continuing, it is going on, it is for them. Not for you, not for me. We have no problem. Okay, that's 30 minutes. I have to pause a little for a station break. Television for entertainment and development. This is The Ted Channel. Wonder Tree, ang kahibulungan niya kahoy nga makatangtang sa bisan unsang klase nga balatian sa tao, mga mataas sa kinabuhi ug mga palagsik sa lawas. Usa ka talagsaon apan nasulayan na sa kadaghanan nga epektibo ug makaayo sa tanang matang sa sakit sa tao. Wonder Tree. Ang Wonder Tree usa ka kahibulungan niya kahoy nga nadiskubrian karon nga nagbaton og talagsaon ug kahibulungan nga tambal. Wonder Tree. Adunay sangkap sa nagkalain-laing binuhat nga tambal sa masalana, vino o gamot sa kahoy. Walay allergy o infection. Kay kini usaman kabinisaya nga tambal nga nasulayan na sa kadaghanan. Ayaw kalimot. Wonder Tree. Ang Wonder Tree mapalit sa Ted Channel o sa Agora sa FNG and Sans Carinderia. Television for entertainment and development. This is The Ted Channel. Okay. Now, I will read some passages in the New Testament. The old concerning Sabbath, really, for them. There is no instruction for Christians in the Old Testament. Nothing. The Proverbs and Psalms are just principles to live by. They are not commandments. The law is not. Psalms and other parts of the Bible are not commandments, but the commandments are for them. Okay, I will read this. Corinthians, 2 Corinthians chapter 3, is talking about ministration of condemnation. Chapter 3, that is verse 6 to verse 11, talking about ministration of death, about the commandments of death engraven on stones. That is Old Testament. That includes the Ten Commandments. Yeah, it's engraven there. And it is done away. It is done away. You can read that, 2 Corinthians chapter 3, done away. But Paul discussed that because of the Jewish people who became members of the church.
Not because Christians have something to do concerning it. Because we have a law for us. The law that giveth life, a more excellent law. It is the ministration of life, not condemnation. The Old Testament law was for condemnation. Ours is for life. You see, when they violate one or two of the laws, with two or three witnesses, they die. They are killed. If you carry a heavy thing on the Sabbath day, you will be killed in the Old Testament. That is law of condemnation, law of death, ministration of death, not gave it life. The leader, meaning those engraving on the stones, killeth. But the spirit is freedom, life. That is explained. That is ours, life. Freedom of the spirit, not the law. Yeah, that is theirs. That is the explanation of Paul. That was done away. But when it was done away, as I said, we have no business. That is for the Jewish people. And those who became Christians, explained by Paul, that you do not need to worry. That was done away. No more for the Jews. Then, in Romans 6:14, I would like to read this passage just a little bit. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. So, wala. Nothing to do. The law has nothing to do with us. No. Wala. Walang pakialam ang mga utos sa lumang tipan sa atin. Walang pakialam. Sapagkat hindi tayo, hindi, we are not under, hindi tayo under sa mga kautusan noon. We are under grace. Wala. Nagpatuloy man o hindi, yung mga utos na yun, wala tayong pakialam. We are not among those Sabbath keepers. Sabbath keepers is for Old Testament people. And if there are those who would like to keep the Sabbath, they can keep it. But that is not for us. Okay? Now what is for us? There is what we call the... we eat. Noon, maraming huwag mong kainin yan. Huwag yan, huwag. Do not eat that. Sa Hudyo yun. Pero sa Kristiyano, anong sabi ng Biblia? Anong sabi ng Biblia ukol sa mga Kristiyano? Hindi naman mahigpit, pero medyo higpit din. Sa 15 of Acts, verse 19, at saka verse 29. Nag-meeting sila. Pagkatapos sabi nila, we will not disturb the Gentiles who became Christians. Or meaning, we will not disturb Christians of the law of the Old Testament. That is nothing. That is for them. Whether nag-continue yun, or whether abrogated or abolished, wala tayong pakialam. Pero sa mga Kristiyano, ang ipinagbabawal na pagkain ay ganito. At iba pang bawal. Sabi, wherefore, is that which among to God, naging Kristiyano. But that we write unto them that they abstain from pollution of idols. No more idolatry. Wala nang Diyos-Diyosan. Wala yan. Tulad nung nakinig ako sa isang preacher, bago lang, mga 5 days ago, sabi ng preacher ng Church of Christ, sinabi ng Exodus 20, na huwag kayong gagawa ng anumang imahen, yan, idols. Kago, anong klaseng preacher yan? Preacher, ituro mo ang tama.
yung para sa iyo. Yung utos ng Exodo 20, hindi sa iyo yun eh. Hindi sa atin, sa Hudyo yun. Bawal ang idols. Right, and that is correct. Pero huwag mong gamitin ang Exodo para bawalan mo ang mga tao sa idols, sapagkat Israel yun. Hindi sa atin. E saan ang sa atin? E dito sa Acts. That we must flee from idolatry. Nasa New Testament ang sa atin eh. We must teach by context. Huwag mong ituro. Kahit tama yon, huwag mong ituro para sa atin ang mga bersikulo na hindi naman para sa atin. Sa Hudyo yun, sa Israel, Exodo 20, hindi sa atin. Ito ang sa atin. Oh, pag magsabi kang bawal ang idols, eh, huwag kang bumasa ng Exodo 20 at Deuteronomy 5. Ang basahin mo sa New Testament. Nandiyan naman eh. Bakit ka pupunta doon sa utos na hindi para sa iyo? Ang puntahan mo ay ang utos na para sa iyo. Hindi nandito ang utos. Ha? Abstain from the pollution of idols. Ibig sabihin, do not worship idols. No idolatry. Worship God alone. Yan ang ibig sabihin eh. Huwag kang pumunta sa Exodo at Deuteronomy. Hindi naman yun para sa atin. Eh kung gamitin mo yung Exodo 20 na huwag kang magsamba ng ibang Diyos, eh di gamitin yung sinabi doon na kailangan ikaw ay mag-Sabbath keeper. Nandoon din eh. Di, ituro mo din yun. Eh, sabi dito mga kapatid at mga kaibigan sa Exodo 20, kailangan na huwag tayong magsamba ng mga idols. Sinabi din dito na huwag natin dadalhin ang pangalan ng Panginoon in vain. Pero sinabi din dito na kailangan tayo ay magpahinga sa ikapitong araw ng simana, ng 70. Ituro mo din yun. Sabihin mo, hindi, dahil hindi tayo ko sa... sinong nagsabi sa'yo? Bakit mo si ginamit ang Exodo 20? Ayaw mo pala yung pagpahinga doon. Why will you use Exodo 20 to teach against idolatry when it is not for you, not for us? That is for Israel. If you will use that, then use also the command, Exodo 20, remember the Sabbath to keep it holy, the seventh Sabbath. If not, why not? So, huwag mong idama yun. Wala rin, hindi tayo kasali. Ito ang sa atin. Idolatry, dito rin. Pollution of the idols, kailangan. Huwag yan. Ano ba? And from fornication. Nandiyan sa Old Testament yun. Nandito din. Pero huwag mong gamitin yung Old Testament. Hindi yun batas para sa'yo. Ito ang sa atin. We are under the New Testament, not the Old Covenant or Old Testament. We are in a better testament, an excellent testament, that is the testament of Jesus Christ, sealed by His blood. Ano ba? And from things strangled, yung na-strangle, yung namamatay sa kanyang sarili na mga hayop, huwag natin kainin, sabi. At huwag kayong kakain ng dugo. Eh, nandoon din yun sa law of Moses, law of the Old Testament. Pero huwag kang gagamit noon, sapagkat hindi yun para sa iyo. Ito ang para sa atin. The same law, yes, the same commandments. But that is the commandments for them in the old. Ours is here. Idolatry, halimbawa, 1 John 5:21. My little children, flee from idolatry. Huwag kang tumakbo ka. Huwag kang magsamba ng Diyos-Diyosan. Romans chapter 1, nandoon din. Huwag kang gagamit ng Exodo 20. Huwag kang gagamit ng Deuteronomy chapter 5. Sa kanila yun eh. Otherwise, if you will use Exodo 20 and Deuteronomy 5, you have to teach also that we will keep the Sabbath because it is there.
we must know the law for them and the commandments for us. We are not under the law, but we are under grace. And there, the ordinances of Jesus Christ. But there are ordinances and commandments of the Lord Jesus Christ that is like the old covenant. But that is not the old. That is the New Testament. That is Christ. Sabbath. Okay. Kanang ipapahulay mga exod, kapahulayan, kapahingahan. Noon, araw yon. Sa kanila, araw ang kanilang kapahingahan. Sa atin, posibleng araw din, kahit anong araw, mamahinga ka. Any day, you have to rest. That is your Sabbath. Any day. Bisa kung sa kadlawa, paulay ka, paulay doon. Uy, magbuot ni mo. Huwag mo sige lang kagpahulay, di ka matrabaho, di patay ka sa gutom. Unya mo na mga tapulan, gitawag. Unya. Kining mga tapulan mo na perting lipaya, ining panahon na. Kaya mo may unahon sa gobyernong hatag. Ang unahon ko nung hatag, katong mga walay trabaho, mga luoy kayo, mga standby. Oh, pero doon na kay trabaho, nawadaan lang kang trabaho, tungod ini karon dili ka, pil. Kaya naman kay trabaho, nawadaan ka lang. Unay na kayo. Kaya mukat ang atong pagis kagamanan. Not the government, but the authorities in the government. Kaya mukat ang pamaagi. If that is true. Okay. So, bisag basahon po itong 29, morong yapon. Ato, ila. Di ta magapil-apil sila. Ang sabi kapahulayan na ito. Christ, Matthew 11:28. I think I will read this so that you will not complain. You might see Cyrus is just talking nonsense. Where the Bible speaks, we speak. When the Bible is silent, we must be silent. So I will speak when the Bible speaks. Where the Bible speaks. 11:28-30, come unto me, all ye that labor. Is that? And did I get? Okay, I have opened right. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. That's rest, not day. Meaning you're tired, I will give you rest. Hindi that say I will give you the diversity of rest, or the second day, or the seventh day's rest. No. I will give you rest. Because our rest actually is Jesus Christ. He is our Sabbath. Take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. If you will accept me, if you will come, you will take my yoke. And you will learn of me. You will find rest of your souls. Because my yoke is easy and my burden is light. Verse 30. That's it. That's our rest. Not day. Some will say, first day. No. There is in the Old Testament. They have a rest on the first day of the week also. But that is Old Testament. That is not ours. Ours is in the New Testament. There is no question about Sabbaths of the Old Testament. Whether the Holy is abrogated or not, they are not ours. We have our own rest for Christians. And that rest is no other than Jesus Christ. Rest means Sabbath. So Jesus Christ is our Sabbath. Now, here is a chapter in Hebrews. This is very good. Very nice. Chapter 4 of Hebrews is talking about that there is a rest. And that was Old Testament. Quoting an Old Testament passage. And the rest, the weekly Sabbath, according to this, was the seventh day.
Okay? But God made an oath that He will not people again enter His rest the seventh day because of their transgression. God said, no more! Okay. What is that? The seventh day. Sabbath. Now, what is written? For if Jesus, verse 7 to 10, again, he limited a certain day, saying in David, today, after a so long a time, as it is said, today, if you will hear his voice, harden not your hearts. This is how to gain our rest. When Jesus became the chief cornerstone, the stone that was rejected, if we will hear his voice, we will find rest of our souls. Do not harden your hearts. And then, for if Jesus had given them a rest, then would he not afterward have spoken of another day? So, that the time, they made another day a rest. Therefore, there remaineth a rest to the people of God. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his works as God did from his. So it is eternal, complete rest, not a day, but to be in Jesus Christ, you have that rest. And if we day is implied, it might be first day of the week, a day of worship. Yeah, I use this in debate. And in debate, I say the other day is not the seventh day, because the seventh day is the same day. But the other day is must be different. God appointed another day. And what is the day? The day when he became the chief cornerstone. When was that? When he was resurrected. When was he resurrected? Well, first day of the week, Mark 69. So the first day of the week is the another day that is a rest for the people of God. Oh, that's the debate. I can prove it in debate. But actually, our rest, our Sabbath is Jesus Christ. Jesus Christ is our Sabbath. But if day is implied, it is the first day of the week. And it is called today as Sunday. And that is Jesus Christ. The Son is you in. The Son of righteousness according to Malachi. Jesus Christ. Okay. So that's it. I want to save my time. Okay. I still have plenty of time, maybe 3 or 4 or 5 minutes, I don't know, but it seems it is. Okay, let us... Oy, Bisaya. So sa Bisaya, yun ini. Doon ay nahabilin nga kapahulayan alang sa katawhan sa Dios. Pero kung basahon na to, Matthew Kapitulo 11, 28, ngantos 31, si Kristo nagkanayon, umari ka na ko kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. So kung muduol ka kay Kristo, naa ang atong tinuod nga kapahulayan. Isangon ninyo ang akong yugo diya ka ninyo o pagtuon kamugikan. Kaya ko maagop malumo kasing-kasing. Ang akong luan, gaan. Akong yugo, yeah, sa'yo. O makakaplag kamong pahulay sa inyong mga kalahi. So there is complete, real
actual rest in Jesus Christ. Our Sabbath rest. Sabbath means rest. Our Sabbath is Jesus Christ. But using Hebrews chapter 4, it says that there remaineth a Sabbath day for the people of God. That is Christians of today. And what is that? To the Jews, it says that there is another day that God gave as a Sabbath day, not the seventh day. Because the seventh day is the seventh day. Ay, binisaya de. Laing adlaw. Kay ang ikapitong adlaw simana ng ipapaulay, dili to lain. Maura to. Pero ang Ginoo nagtudlo og laing adlaw ang karong adlaw. Dili ron, ilunis mo na. Unsa dong adlaw? Giingon sa Ginoo. Sa adlaw nga ang batong sinalikway nahimong uluhang bato sa pamagaan. Mao nang adlaw. Kano sa nahimong batong uluhang bato sa pamagaan ang batong sinalikway. Niadtong gisalikway siya, gilansang siya sa krus, namatay, gilubong. Nahimo siyang uluhang bato sa pamagang sa adlaw pagkabanhaw niya. O, nabanhaw siya sa iyong kadlaon sa naunang adlaw sa simana, Marcos 16:9. Ibig sabihin, mayroon tayong kapahingahan na araw. Kung mayroon man, araw. Ano yun? Sa araw na ang bato na kanilang sinalikway, inayawan, ayaw namin yan, ay nagiging bato sa cornerstone. Nagiging cornerstone. Kailan yon? Nung araw na siya'y nabuhay na maguli galing sa mga patay. Nung namatay siya, he was rejected stone. Pero nung mabuhay siyang maguli, siya ang cornerstone, naging cornerstone. Anong araw? Nung siya ay nabuhay na maguli sa iyong kadlaon, sa madaling araw ng unang araw ng linggo. That is Mark 16:9. Sa atin pa, na-resurrect ang Panginoon unang araw ng linggo. Iyan ang araw na ipinalit ng Panginoon noong seventh day, Sabbath. So nagiging first day. Pero hindi yan tinawag na Sabbath. Sinabi lang na mayroong binigay ang Panginoon na araw. Hindi na yung Sabbath. Seventh day. Binigay, nagbigay siya ng iba. Kaya mayroon pang kapahingahan, mayroong kapahingahan, tunay talaga, na para sa mga tao ng Diyos. Ano yun? Pagmagsamba tayo sa Panginoon. Nandiyan tayo sa Kanya. Because He is our Sabbath. He is our rest day. If that is a day. Si Kristo ang atong kapaulayan. Christ is our rest. Christ is our Sabbath. I have no business with those seventh-day Sabbath, monthly Sabbath, weekly Sabbath, monthly Sabbath, yearly Sabbath, sabbatical year, and then the jubilee years. I have no business. You have no business. That is for them and for them only. If it was abolished or abrogated, it was abolished and abrogated for them. If it was not, well, it is for them. Not yours. Ours is the other day. And the other day is the first day of the week when Jesus was resurrected. But it is not pronounced as Sabbath, but just the day where you can enjoy fellowship with God. Because Jesus Christ is our Sabbath. Jesus Christ is our rest. So my dear friends, mga kaibigan, and my brothers and sisters in Christ, at aking mga kapatid,
Sana ay naunawaan ninyo that you have understood that we have nothing to do with all the Sabbaths of the Old Testament. Absolutely or really, we have nothing to do with that. To get or not, that's none of our business. That is theirs, not ours as Christians and Gentiles as well. They are not commanded. Okay, yan ang totoo. Lahat ng mga kautusan sa lumang tipan, yung pagbabantay ng yung puparin, yung Sabbath, wala. Hindi sa atin yun. Sa kanila lahat yun. Iba't ibang Sabbath. May monthly Sabbath, may weekly Sabbath, may yearly Sabbath. Sa kanila, wala tayong pakialam doon. Kung nagpatuloy man yun, wala tayong pakialam. Kung hindi, wala din tayong pakialam. Iba ang atin sa mga Kristiyano. Ang ating Sabbath, ang ating rest ay si Kristo. At kung gusto natin ang fellowship kay Kristo, it is the first day of the week. The other day. Okay, yan. So I hope we understand that. Nang hinaot ko, nasabta na ito magigsunan. Ayaw na mong pagkikdibate ang adlong ipapahulay sa ang tubo nung tilabot ang nagod. Ila na na. Nagpadayo ng wala, wala tayo labot. Ang ato, doon na tayo kapahulayan si Kristo. O niya, maka, doon na tayo kalipay niya ng kapahulayan kang Kristo, pinaagi sa atong paghiusa, pagsimba sa naunang adlaw simana, sa adlaw siyang pagkabanhaw. So, ay nakapilapili ito. Tayo labot eh. Muratag land grabber. Low grabber. So, nagpadayon itong wala, ila itong problema. Dili ato. Kanang makikdibati ko, may tungod sa adlaw ipapawala, lingaw-lingaw lang na. Kaya mahimom yung katawanan ng mga nagbantay kunuhay. Kaya di man yung tinuod na nagkabantay sila. Wala sila kabantay, nga wala sila kabantay. Abi nilang, sabi lang nila, aban wala di ay. Sayo, katong nag-request na to, I hope we are clarified. Our Sabbath is Jesus Christ. And if there is any day that we can have fellowship with that Sabbath, Christ, it is the first day of the week. The another day is spoken of in Hebrews chapter 4. Okay. No more time. I just hope we will be, you will be, and I will be with you again next time. Nang hinawat ko magkaoban na sunod, kaoban na punta sunod. Sa pagkakaroon, all I can say is I have of our program. Ako nang i-tabil sa atong tulumanon by saying thank you very much for watching and listening. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig. God, ang Diyos, bless us all. Magapanalangin ka natong tanan. Television for entertainment and development. This is The Ted Channel.